Inihinto na ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang pagsasapubliko ng kanilang unofficial vote tally ng election 2013. Pero patuloy pa rin daw ang masusing pagbabantay nila sa election returns ng COMELEC. Mula sa Maynila, nakatutok live si Claire Delphine. Claire? Mel, kasabay ng pagproklama kagabi ng COMELEC, sa anim na senatorial candidates ay inihinto rin ang itong public tabulation ng mga boto rito sa unofficial count ng PPCRV. Tuloy pa rin ang PPCRV sa pagtali ng mga natatanggap na election returns na pumapasok pa rin sa transparency server. Yun nga lang, hindi na ito isinasa publiko bilang pagsunod sa utos ng COMELEC na itigil ang mga unofficial count habang di pa na ipoproklama ang lahat ng 12 senador. Kaya napako na sa 76% ng clustered precincts ang inilalabas na bilang ng PPCRV. Nanghihinayang daw ang PPCRV pero naintindihan naman daw nila ang dahilan ng COMELEC sa paglabas ng utos na ito. And I also find the logic of that because you cannot sow confusion dahil at one point or other, hindi po na kami magtatali eh dahil iba-iba sila, COCs na merong manually uploaded. Kami, kung ano lang yung natatanggap sa transmission ng transparency server, di ba? At saka unofficial ito eh. Bilang Citizen Arm, nagsasagawa rin ang PPCRV ng manual audit. Ito ang mano-manong pag-encode ng bilang ng mga boto base sa printout ng mga PICOS machine na nakalap ng mga PPCRV volunteers at poll watchers sa buong bansa. Ito ay upang tingnan kung tama ang mga resultang na transmit electronically sa mga server at upang matawag ang atensyon ng COMELEC kung may discrepancy. May 50 discrepancy na raw silang nakita. Tulad nung nakaraang eleksyon, sanhi ng human error ang naging discrepancy. Partikular dito yung epekto ng hindi pag-reset ng printer ng PICOS machine pagkatapos ng final testing and sealing. May mga ER daw kasing 10 pababa lang ang nakalagay na boto. Ito yung mga boto na pumasok sa testing at sealing pa. Ano ba masakit sa mata? Medyo po. So what do you do pag medyo sumakit na yung ano? Kasi baka syempre ang risk niya is magkamali ka sa encoding, di ba? Ginagawa ko po is medyo padahan-dahan na lang po para medyo ma-relax din ako. Tapos hindi po masyadong mabilis para medyo tama-tama din po yung ano nakalalagay ko po. Yes, there are checks and balances that are done when they encode, no? And at the same time, also the items encoded or the data encoded are also checked in the server rooms. Mel, as of 7:11 ngayong gabi, meron ng 22,309 physical ERs. Ito yung hard copy ng mga pre-transmitted ER pa lang ang kanilang natanggap. That's 28.52% sa total number of ERs. Yung total number of ERs ay more than 78,000. And out of this number, nasa 21,953 pa lang ang kanilang na-encode. At kaninang tanghali, Mel, ay pansamantala ring hininto ang encoding para bigyang daan ang selebrasyon ng misa dito pa rin sa loob ng PPCRV Center, Mel. Maraming salamat sa iyo, Claire Delphine.